Yun lang talaga, kasi tagal din niyang ano eh. Ilang taong kayo dito, diba? Tapos wala siyang... Pag nawala kayo, wala. Alam yung totally wala. Zero, zero. So... Kaya nga yung SSS niyo, inaasahan pala niya yun. Kaya gusto ko siyang tulungan. Kaya nga, gagawin ko yun eh. Kakausapin ko si Bakul. Oo, kaya... Tama ka rin. Diba? Kasi totally wala kang hindi ko naisip yun. Bagay, ako, hindi ako interesado sa mga yun dahil nga ako nga nagbigay ng pera, diba? Para sa inyo, ni Mama. Hindi para sa amin. Gusto ko kayo, meron kayong pera pag tumanda. So, hindi naiisipin yung para sa amin kasi wala ka pa nga maibibigay dun sa matagal na nag-alaga sa iyo. Eh, kasi nga asawa eh. Sabihin for life. Marami siyang gustong gawin sa buhay niya. Gusto niya bumili, gusto niya mag-travel. Hindi niya magawa. Gusto niya pumunta na Abu Dhabi, hindi niya magawa. Sinasabi niya, wala mag-aalaga sa papa mo kahit gusto ko. Kaya, ganun. Anyway, syempre, alagaan namin si Mader. Yan lang ang inahabili ko lahat sa inyo. Yan pa man. Eh, sana kami magkakapatid, ano, makita nyo pa lahat, diba, at yung dalawa kong anak. You can join the battle to save lives. Yun. Ay, ang sasabi ko sa inyo, sumama kasi loob ko pag sumasama loob ko pag ano, pag naalala ko yung nangyayari, yung tipong hindi nyo naalagaan yung katawan nyo, wala ngayon kayong pensyon para kay iwan kay mama, totally wala. Hindi yung material. Hindi, sabi ko sa mama mo, Miss Kasrabo eh. Kung alam ko lang talaga. Kaya sabi siyempre, di mo alam ang future. Kaya sabi ko ngayon nalalaman ko. Yung ibang tao na alam ko ngayon, ma-encourage ko. Pero na ako nung isintento natin dahil. Yung bang lata. Masato yung encourage. Bibilinan mo sila. Oo, pag bibilinan ko lang. Para hindi nila gawin yung nakatingin lang kayo sa ngayon. Saka ayoko nung sinasabi yung sarili ko, hindi. Ayoko. Saka sinasabi ko sa mga in-encourage ko na huwag kayong generous kayo. Maging generous kayo. Always be thankful ka nila. Yun ang maganda. Always be thankful. Tsaka I have faith. Kasi kung ano, kung nanatiling, kunyari sumunod talaga kami talaga sa mga sabi nyo, wag, lahat no. Wala nang faith, wala nang tinry, wala nang ni-risk. Malamang, hindi ko na alam kung itsura namin, di ba? Tama. Eh kasi, hindi na-practice, hindi yung kami naturuan ng faith. Sabi niya lang, have faith in God, but hindi ko yan nakita sa inyo. Nakita ko yan kay Mama.
yun yung paglaban eh, yung tipong yun ang leading eh, yung pagli-lead eh. Yung spiritual na pagli-lead, hindi lang yung pagtuturo. Yung talagang nakita sa boy yung faith. Ganon. Kaya nga talaga tanong ko sa inyo kung, kasi baka mamaya lumaki lang tayo lahat na Protestant. Ako alam ko, kayo ba, sigurado ba kayo sa langit? Sigurado ba kayo na saved? Kasi baka naman lumaki lang din kayo sa Protestant o lumaki lang kayo na Christian life. Pero hindi ko alam kung talaga bang ito ba ay true sa inyo. Kasi kung kasi ngayon hindi ko na nakita nagbabasa kayo ng Bible, wala naman kayong ginagawa. Mas maganda kung nagbabasa kayo ng Bible kaysa puro TV. Diba? Hindi lang kayo nakikinig, nagbabasa. Nagkakaroon kayo ng uhaw. So yan, while you're not doing anything, if you keep reading the Bible, iba yung spiritual nyo feeding. Iba yung buhay yung spirito nyo. Kasi yung spirito nyo naman, hindi naman mamamatay yan eh. Bubusugin nyo yan everyday. O diba? Kung gusto nyo mag-encourage, hindi lang yung experience nyo, pero yung feel kayo ng Holy Spirit, yun sasabihin nyo sa tao. Mas ano yun, powerful. Diba? I do think back often to in 2010 when Mitch McConnell said that it was his goal to make President Obama a one-term president. So there is, the Republicans have a role in this in making it that we couldn't have all that legislation that Katrina brought up that would benefit. So you concur with Sam Stein now, the divider-in-chief? I wouldn't call him the divider-in-chief. I mean, there are a lot of parts of the Democratic platform that are overwhelmingly popular, like raising the minimum wage, overtime pay, gay marriage. Obamacare now is, even in terms of popularity, there are articles constantly about Trump voters who don't want their Obamacare taken away. So it's not necessarily, I think, the Democrat agenda, though it has moved too far the left. Apakahinaan. But there's clearly a cultural factor here with Obama. Katrina, you can't really put this on a Republican at all. Not even Mitch McConnell. Because he said what he said, that didn't stop the President of the United States from not meeting with members in the Senate or even of the House. And that's exactly what he did on his own. Ganoon lang naman. Kaya tinatanong ko kayo kahapon. Kasi, I hope, you are, confident of your salvation. Oh, gusto nyo mag-prayer of salvation ngayon. Hindi, confident ako. Confident kayo. Hindi maganda. Ang sa akin pa, mas maganda kung katulad niya, wala naman kayong ginagawa, nakahiga kayo. Nasa bahay lang kayo. Magbasa kayong Bible para yung spirito niyo buhay. Hindi naman napapagod yun. Physical lang naman yung napapagod eh. Yan, prayer and Bible. Yun na yung time nyo na ang dami nyo ng time. Mababasa nyo buong Bible niyan. Yung prayer. What does it mean to you to live with that?